Kaya naman po natin ang press con dito sa Pag-asa, kagunay pa rin ang bagyong Lando. Regarding the onset of the northeast monsoon or yung ating pong amihan. So this week, nag-umpisa na po ang ating amihan at we are expecting na yung ating medyo malamig na hangin na nanggagaling sa Siberia ay nag-uumpisa na pong maramdaman dito sa Pilipinas. Although meron po tayong ongoing na El Nino na ine-expect po natin later on na makaka-apekto rin sa ating temperature, mararanasan pa rin po natin ang malamig na panahon. So ito pong ating si Typhoon Lando ay ine-expect po natin na magla-landfall. Mamaya bibigyan po tayo ni Altsar ng update. So importante po na ating iparating sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa bandang Region 2 sa Eastern Seaboard ng Pilipinas, na maghanda po ang ating mga kababayan dito kasi dito po ine-expect natin na magla-landfall si Typhoon Lando. So siguro po i-ano na natin ang ating update para makita po ng ating mga kababayan. Marami po salamat. All right, thank you very much, Dr. Flavian Hilario, our acting administrator for research and development, for that opening statement. So may I now request Alzar Aurelio, our weather forecaster. Magandang hapon sa inyo lahat po at maraming salamat sa inyong pagdating. At narito pong ating update sa Typhoon Lando. So una ay itong ating animation from NTSAT. Inyo makikita na natira pa rin maraming ulan ang dala ng bagyong Lando at yung nakikita halos buong bansa ay may magkaulapan. At nakakaranas ng moderate to heavy rains dito sa bandang Quezon and Camarines provinces and kasama din yung Aurora. At isa pa, may isang bagyo na sa labas na may international name na Champy na mayroong interaction itong dalawa, kaya itong sa darating ng araw ay babagal ang pagkilos ni Bagyong Lando hanggang paglabas ng Philippine Area of Responsibility. So itong ating latest sa intensity and location ni Bagyong Lando. Kaninang 4 ng hapon, ito nasa layong 510 kilometers east ng Baler Aurora. At makikita na consistent ang kanyang pagkilos westward, papalapit sa Isabela Aurora area, at nanatili pa rin sa kanyang lakas na hangin na umabot sa 130 kilometers per hour and gustiness na umabot sa 160 kilometers per hour. At westward pa rin inaasahan ng pagkilos ng Bagyong Lando na bahagyang bumagal from 17 kilometers per hour, ngayon nasa 15 kilometers per hour. So ito ang ating forecast track from Pag-asa. At ito ang current location niya as 2 p.m. And bukas ng o Sabado ng hapon ay nandito na po siya, malapit na sa Isabela Aurora area. And then Sunday ng hapon and Monday ay nasa lupa pa rin siya. So dalawang araw siya na mananatili sa lupa, especially sa Northern Central Luzon. And Tuesday ng hapon ay nasa dagat na siya. And then Wednesday ng hapon ay malapit siya sa may Taiwan. So ibig sabihin, from Wednesday ng hapon nasa loob ng PAR at inaasahan natin magkatagal pa itong si Bagyong Lando. So, nakataas po ang public storm warning signal number 2. Ito yung inaasahan nating stormy weather dito sa Aurora, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, and Northern Quezon kasama ang Pulilo Islands. Itong ibig sabihin nito makakaranas ng 61 to 120 kilometers per hour in at least 24 hours. Public storm warning signal number 1 dito sa Cagayan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Tarlac,
Zambales, Bataan, Rizal, Laguna, rest of Quezon, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes at Metro Manila. So inaasahan po natin na rains and gust winds and ang lakas ng hangin ay mula 30 to 60 kilometers per hour in at least 36 hours. Ito isang image na pinapakita ko sa inyo, yung nung inaasahang possible storm surge. So initial po niya ay 8 o'clock ng umaga within 24 hours hanggang 8 o'clock kinabukasan, Sabado. So, ito yung position ng bagyo, 8 o'clock ng umaga hanggang dito 8 o'clock kinabukasan. So, ang unang maranasan ng storm surge dito sa Camarines provinces at yung Southern Quezon. Ibig sabihin na wala pang inaasahang storm surge dito ayon dito sa aming modal output. Apo. And then, ito pinalaki natin. Ito yung part ng Quezon. Ito yung Camarines provinces. Itong puti. At mayroong legend yan na dilaw ay from 0.9 to 1.2 meters. Itong dilaw. So, next image, pakita ko sa inyo. Diyan sa may Santa Elena, merong inaasang aabot ng 1.2 meters sa bandang Camarines sa norte. Sa bandang Quezon, may sa Perez, Alabat, Quezon, aabot ng 0.6 meters. Meron tayong 1.2 meters sa may Tinambak sa may Camarines Sur. And 2.3 meters naman sa may Quezon, sa may Lopez, Quezon. Ito lamang ay storm surge, di pa ako kasama yung high tide. So ano pong inaasahan natin? So si Lando, inaasahan pa rin natin mag-landfall sa Isabela Aurora sa Sabado ng umaga o early morning. So from there, ang tutumbukin niya itong Northern Luzon. From Isabela Aurora area, dadaan siya sa Quirino, Nueva Vizcaya, Mountain Province, Abra, lalabas siya sa Ilocos Norte by Tuesday early morning and then towards sa Taiwan. Inaasahan natin bukas ng Sabado, moderate to heavy to occasional and intense rains inaasahan natin sa northern and central Luzon. Sa starting Sabado hanggang Monday. And possible occurrence of storm surge sa eastern coast ng Isabela, Aurora, Quezon, and Camarines provinces. And syempre, dahil sa epekto ng bagyo and yung amihan, yung ating kondisyon sa mga karagatan ay delikado dahil nasa ating napakaalon sa sa eastern, northern at eastern seaboard ng Luzon at eastern seaboard ng Visayas. So, maraming salamat po. Ito po ating huling update. Okay, thank you very much, Mr. Alzar Aurelio, our weather forecaster. And then, bago po present yung update ng dam, allow me to acknowledge the presence of the following media friends. Patricia Mangone of TV5, Jiggy Manika at QRT, or Quick Response Team of GMA, Ray Pelayo, UNTV, okay, Roel Mayuri of CNN, Sandro Ochona of ABS-CBN DZMM, Jans Oscosio and Richard Garcia, Radio Inquiry Reporter, Noli Luanag Pinas, Jimmy Canba of Manila Star, Juice Denio of DZBB, Trisha Zafra of GMS7, Eden Suarez Net 25, Rafi Rico, Noon Break, Balita, Val Gonzalez of DZRH. Of course, from Panahon TV, we have Rachel Pelayo, George Gamayo, and Rafi. Okay, so ready na po ba si... Okay, so for our dam update.
Okay, good afternoon po sa inyo lahat. Ito po yung dam update natin dito sa minomonitor nating major dams dito sa Luzon. We have the Magat Dam in Isabela, and then Binga Ambuklaw and San Roque Dam, yun yung series of dams dito po sa may bandang Baguio, and downstream nun yung San Roque Dam, which is in Pangasinan. And then yung Pantabangan Dam, dito yun sa Nueva Ecija, sa Pantabangan mismo, and then yung Angat Dam nga. Now, yung current elevation natin as of 3 p.m., kanina lang po, ang Angat Dam po ay 194.18. Ipo Dam is 99.55. And then, La Mesa Dam is 78.95. Ambuklaw is 750.64. Binga is 574.29. San Roque is 277.40. Pantabangan is 194.92 meters. Magat Dam is 192.72 meters. And then Caliraya Dam is 287.6. Now, ang minomonitor namin dito is itong affected by Typhoon Lando. Okay? Ito po yung Ambuklaw, Binga, and San Roque. Anytime po, ngayong araw na ito or early morning tomorrow, magre-release po ito ng tubig. Bakit po? Malapit na po ito sa spilling level. Ang current elevation niya ngayon is 750.64. Spilling level niya is 752. Now, ang Binga Dam po is 574.29. Spilling level niya is 575. So, 71 centimeter na lang po, magre-release na po itong Binga Dam. Now, ito po yung San Roque. Mayroon pa po siyang 2.6 meters bago po siya mag-release. And then yung Magat Dam po sa Isabela, na 10 millimeters of rainfall lang po, puno na po itong Magat Dam. So anytime po mag-release na po ito. Sa yung minomonitor nating dam dito sa Angat, yung Angat Dam, in-expect natin na at least tataas ito ng mga 4 to 8 meters paglagpas nitong bagyo. So expect natin tataas itong Angat Dam. So at least madadagdagan pa rin yung tubig natin dito sa Angat. Now, ito po yung Magat Dam. Yung forecast namin dito sa Magat Dam, 10 millimeters of rainfall, puno na po ito. Now, ang forecast namin tomorrow, at least 70 millimeters of rainfall po ang ipapatak niya doon mismo sa watershed ng Magat Dam. So ang mangyayari po nito, kailangan na po natin magbawas ng tubig dito. Dahil ang forecast ng PAGASA, forecast namin, is moderate to heavy to occasionally intense. So papatak ito dito sa watershed ng Magat Dam. Mapupuno po yung Magat Dam, so kailangan po natin magbawas ng tubig. Next po, itong sa Agno River Basin. Sa Agno River Basin po, nandito po yung Ambuklaw, Binga, and San Roque Dam. So may kita po natin, sa watershed po ng Agno River Basin, which is nandito po siya, may kita natin sa forecast rainfall, sa 18 po ito, magiging moderate to heavy po siya. Now, napakalapit na pong mag-spill, mapuno itong Binga Ambuklaw, sasaluin po ito ng San Roque. Once na nag-spill po itong dalawang dam sa taas, pagsalo ng San Roque po, puno na rin po ito. So, kailangan na rin pong itong mag-spill ng tubig hanggat maaari po, mas maaga ng sa gayon. Pagdating dito sa Agno River, pagdating ng bagyo, hindi po ito gaanong mataas. Okay. Thank you po. Yeah.
Okay, thank you very much, Mr. Richard Orlando. Yun ang ating hydrologist. Sa akin nga po ay nagpapatuloy itong press briefing dito po sa PAGASA at ang pinakahuli na binabanggit ay itong kalagayan ng mga dam kung saan yung mga nabanggit po ng dam. Meron po na madadagdagan yung tubig pero magiging maayos yung kondisyon. Yung iba naman ay kakailanganin na magpakawala ng tubig upang hindi po umapaw.